Ito na ngayon ang ating finished product, my mom's meat pie. Ayan. Okay, so the first step that we're going to do is to boil our potatoes. Ayan. So, lagay lang natin siya dito. Ayan. So, i-boil natin siya for 20 minutes until fork tender na siya for our mashed potatoes. Okay, so now let's start cooking my mom's meat sauce for our meat pie. Okay, so first we have to put some oil. Ayan, mga 3 tablespoon lang. Hinain natin yung ano ha. Hinain natin muna to. Okay, hinain na ako lang ng konti. And then, we'll put some butter. Mga 1 tablespoon of butter. 1 tablespoon of butter. Ayan. Masyado mainit na yung pan. Okay. Then, we'll add the garlic. Then we'll add our onion. And then we'll add our hot dogs. And then we'll now add our ground beef, 1/4 lang, 1/4 kilo of ground beef. So guys, lutuin natin muna to for 5 minutes yung ground beef. Okay guys, so let's now check the beef kung luto na siya. Ayan, so as you can see, luto na yung beef natin. Brown na siya. Okay. Brown na siya and cooked. So the next step is to put our spaghetti sauce or pasta sauce, no? Kahit na anong brand ang gusto niyo ilagay. So, I'm putting around 1/2 kilo. 1/2 kilo of the pasta sauce. Ayun. So, kung akong tatanayin nyo guys, ang ginamit kong brand is Clara Olay. Yun na, pakita ko na ha. Ayan. I prefer this brand than Del Monte. Ayun. So, mas gusto ko to. Kung local brands ha.
Yan. Para sa akin, klaro ulay is good. So, good to. Ayan. So, para lang tayo gumagawa ng spaghetti. Yun. So, ayan. Lagyan natin ng konting tubig, mga half cup of water. Ayan. Okay. Ayan. So, half cup of water. Tapos, titimpla na natin siya, no, guys? So, lagyan natin ng konting salt. Okay, and pepper. Okay, yan. Okay, busin ko na yung pepper mill ko. And then, i-mix natin to. Mix lang natin siya. Ayan. And then, we'll simmer this, guys, for another 5 minutes. Okay? Simmer natin siya for another 5 minutes. Okay, guys. So, after 5 minutes, check natin ulit. Ayan. So, ito yung gusto kong texture niya. Kailangan medyo malapot yung sauce, no? Hindi pwede malabnaw, ha? Kung gagawa ng meat pie or shepherd's pie, kailangan malapot yung sauce natin. Okay? Hindi pwede malabnaw. So, I'm happy now with this consistency. Thick siya, guys. Ayan. Okay. So, patayin na natin. Ayan. Okay, so let's now check on our potatoes. Ayan, guys. So, as you can see, fork tender na siya. Ayan. Kapag fork tender na yung potatoes, pwede na natin siyang ihain. Okay, so. Yan, turn off na natin yung heat. And then, isala na natin siya. Okay, guys. So, ngayon, na-peel ko na yung skin ng potatoes. Ayan, fork tender na siya. So, habang mainit pa siya, guys, ito yung tip ko. Habang mainit pa yung patatas, dun natin siya isi-season. So, konting salt. Okay, konting salt. Kayo na bahala mag-season na kung gaano karami. Konting pepper. Okay, some pepper. So, maglalagay din ako ng konting butter. Okay, so masarap ang mashed potato kapag may konting butter. Ayan. Okay, and then lalagay ko siya ng konting milk. Kahit anong klaseng milk ka. So, yan. Okay. So, imamash lang natin siya together. Okay. So, mash lang. Okay. Yung patatas ko, 3/4 kilo siya, ha. Tingalin lang natin yung konting balat. Ayan. Okay. So, mash lang natin to. Tapos, kung ano, after nyo siya i-mash, i-taste nyo siya kung okay na yung lasa ng mashed potato sa inyo. Okay, so guys, I'm going to finish mashing the potatoes and I'll be right back. My mom has cooked for us, her family, all her life. Until one day, Alzheimer's disease took away all her recipes, but not in my heart. Sharing her simple yet delicious recipes to all. Mom, this one is for you. Okay, so let's now assemble our meat pie, my mom's meat pie. So, ang una natin gagawin is to grease the pan. Okay, so kailangan natin i-grease to ng konting butter para yung
mashed potato, hindi siya didikit sa ilalim. Okay? So, ayan. All over. Ayun. So, I think okay na siya. Nag-grease na natin siya properly. So, set aside lang natin to. Okay? And then, we'll add our mashed potato. Okay? So, ayan. Ito yung first layer niya, mashed potato. Ayan. So, spread out lang natin siya. Okay. So, add pa tayo ng konti. Ayan. So, enough lang para ma-cover siya. Okay. Ayan. So, flatten lang natin siya, guys, ha? Para pantay-pantay. So, ayan. Flatten lang natin siya. Okay. Okay. So, okay na yan. Maglagay tayo ngayon ng konting meat sauce. Ayan. Tanggal lang natin ito. Okay, so ako uubusin ko na to para hindi naman masayang. So, yan. Ubusin lang natin, guys, ha. Para hindi sayang yung sauce. Yan. Yan yung isa sa natutunan ko sa mother ko, eh. Ba, ayaw niya may masayang even to the last bit. Ayan. Scrape natin siya mabuti, ha. Ayan, para walang masayang. Okay, I think this is enough. Okay, so spread lang natin siya. Okay. Okay, then our final mashed potato on top. So, dahan-dahan lang natin siya ilagay, ha, guys. So, ayan. Flatten natin siya. Ayan. Flatten lang natin siya. Okay. So, hindi naman kailangan maging perfect yung paglagay natin. Basta malagyan lang siya ng mashed potato sa taas. Okay. Ayan. Lahat para hindi masayang. Okay, there. Okay, and then maglagay tayo ng cheese sa taas. Flatten lang natin to ng konti, ah. Okay, flatten lang natin siya. Okay. Tapos, maglalagay tayo ng cheese sa taas.
Yeah, mas maganda dito guys is a quick melt cheese. Pero wala akong quick melt cheese sa ref. So sayang naman tong cheddar cheese ko. I'm using Eden cheddar cheese. So, yun. Anyway, magme-melt naman siya pag i-bake natin to sa oven. So, ayun. So, mag-grate lang tayo. Okay. Mas maganda, syempre, mozzarella kung kaya nyo mozzarella. Pero, ako naman kasi kahit na anong cheese pwede. So, Eden cheese yung ginagamit ko ngayon. Okay. So, I think tama na yan. Ayoko lang masyado maraming cheese. Baka nakakasuya naman. So, ayan. Okay. Tapos, guys, kung meron kayong herbs sa bahay, kung meron lang ha, optional to, you can be adventurous. Ako, maglalagay ako ng konting paprika para lang may konting taste siya. Okay. So, yan. Sprinkle nyo lang. Paprika. Ayan. Konti lang naman. Tapos, maglalagay din ako ng rosemary. Ayan. So, parang may konting ano lang. Kick siya. Okay, so ito na siya guys. So, ibibake na natin siya ngayon sa oven for 350 degrees for around 20 to 30 minutes. So, actually, luto na to. Imi-melt lang natin yung ating cheese. Okay, so ilalagay ko na siya ngayon sa oven.